Sa mga food explorers natin na nakatira sa syudad, mga city dwellers, pwedeng-pwede nyo pa rin ma-achieve ang farm-to-table experience by supporting and of course, joining yung mga food fairs kung saan yung mga local merchants natin yung nakapwesto. And ito nga, directly from the source, yung mga binibenta nilang produkto na sila mismo yung nag-alaga, nagpalaki, nagbuhos ng puso nila at enerhiya para maibigay yung mga fresh products by supporting these kinds of events and nagkakaroon ng parang magandang cycle, nagiging sustainable yung farm-to-plate experience at relationship nung lahat ng mga taong involved. Trabaho namin bilang mga kusinero is i-preserve yung integrity ng mga ingredients na yon at ipapatikim sa inyo. Pagsaluhan natin ang mga putahing nagbibigay pugay sa produkto ng mga kababayan nating entrepreneurs sa iba't ibang sulok ng bansa. Titikman din natin ang ilan sa kanilang mga ipinagmamalaking bestsellers. At makikipagsabayan din ako sa kwelang tandem ng Kapuso Network na makakasama ko sa ating food trip. Pero teka, nasa na nga ba sila? Mukhang nagutom si na Pekto at John sa kasasayaw. Dahil dyan, namasyal muna kami sa food fair dito sa Eastwood sa Quezon City. Sukang at tsara. Yes po. Sugar cane vinegar. The best sensory partner sa mga fried na ulam. Naku! Ako! Sorry. Naku! Butcheron! May okay pa. Yes, huwag mo nang anuhin yung okay na. Tanga-tanga ka eh. Ay, siya nga. Ito naman, ano yung naman? Yung buko mo, galing saan yan, te? Batangas, sir. Bata! Naka! Ah. Naku, mga Batangas naman pala, ari. Pagkasarap niyan. Napakatapang ka rin. Yung bukon mo marami flavor. Oo. Ano pong flavor nung dilaw? Melon shake, pandan, buko shake. Buko shake. Meron fresh lahat yan, ma'am? Yan yung purong buko. Oh, yeah. Anong unique po sa kanya? Ginger, tanglad, dilaw. Oh, okay. Talbos ng kamote. Kaya ganyan yung kulay. Melon and ubi flavor yung nasa taas. Ang maganda dyan, sir, less on sugar. Kasi nag-focus po kami sa lasa. Ito, lamig. Ah, lamig. Galing Cebu. Bisayas. Sarap. Masarap. Sarap. Te, alam mo, gusto ko yan. Salted egg flavor. Bumibili ako nito eh. Oh. Te, gusto ko to eh. Itong chips na to. Ang jampo, nababakas. Hindi pa. Papa. We are offering the best-selling dishes po from Marikina. Oh, okay. Marikina. Okay, Marikina. Anong specialty ni Marikina? First po, we have the wak na toy. Wak na toy po is the classic Filipino version po of menudo. Pero ang pinakaiba lang po nila, si wak na toy po, meron po siyang pickles. Okay. So, meron po siyang sweet tangy flavor po. Oh, ganda na amoy, sarap. Mmm! Kain ka! Hindi! Sa'yo talaga yan eh. Masarap. Na-offer niya sa'yo yan. Masarap, Brad. Masarap. Kain ka. Bukod sa wak na toy, isa pang kilalang produkto ng Marikina ang naisipan kong gamitin sa ating recipe at ipatikim sa ating pop-up kitchen. Itutuloy namin ang pag-iikot sa food fair mamaya. Pero ngayon, kinuntsaba ko muna sina John at Pekto para tulungan ako sa paggawa ng unang putahing iluluto natin. Team kasi nung fair na nag-invite sa atin is to reinvent daw yung Filipino ingredients. Oh. So parang they're trying to introduce yung mga gantong classics like Everlasting sa younger generations. Kasi, although ito masarap naman na siya as is. Everlasting. Di ba bulaklak yun, Chef? Yeah. May connection naman siya. May connection. May connection. Pero kasi Everlasting is yung parang hardinera version ng Marikina. Oh. Marikina, giniling yung ginagamit nila para siyang meatloaf. Oh. Si hardinera ng lukban is chunks naman. So para siyang kaldereta na nilagay sa lanera. Okay. Ito naman po, ang kwan naman niya is giniling pero parang embutido. Mm. Parang embutido. Yes, sir. Yun. What I'm going to do is papatulong lang po sana ako sa inyo. Oh, yeah, chef. Ready ako diyan, chef. Magbilot. Bali, gagamit lang tayo nung parang pinaka secret ingredient natin. Okay. Secret. Ay yung ating puff pastry. Okay. Puff pastry is para siyang layered na sheets. Mm-hmm. Oh. So pag naluto siya, para siyang turon, pero because of puff pastry na ginamit natin,
iba yung crunch na meron. Uy, siya. Excited ako dyan, ha? Gugutom na ako, chef. Ayan. Normally, you would want to handle this nang nasa malamig na lugar. Lugar. Although, rock and roll tayo, so, ibilisan na lang natin. Pwede. Kasi, ang main ingredients ito is all-purpose flour at saka butter. So, mataas po yung mantika nito, yung mantikilya nito, magmi-melt ka agad. Pag ganito yung condition natin. Pero dahil... Matutunaw, parang ito. Kasi yung mukha nito, ngayon lang nakakita ng taong ganito eh. Yan, chef. Diwain mo lang, chef. Okay. Kami nang bahala. Simula mo lang kung paano. Yan. Ay, niwa na. Ayan, chef. Simple lang po. No special skills required. Okay. Bilot. Ay, magaling ka dyan. Yan. Yun na yun? Ganyan lang siya. Wala na. Tapos, sasara lang. Yes, sir. Indeed. Susubukan ko, chef. Sige po, sir. Please, susubukan ko. Sandali, malinis mo yung kamay mo. Ha? Mag-ano ka muna. Sani? Oo. Pag-san? Mag-ano ka? Oh, yan. Chef! Ay, magaling ka rin bumilot, ah. Hindi maganda ka banding. Hindi maganda bumilot. Perfect bumilot. Yan, oh. Hindi perfect. Ayusin mo pa. Sige pa, bigayin mo pa yung dulo. Alam niyo po, ito, sa mga nanonood po, pindid yung purong gawin na butay, ano. Chef! Perfect! Perfect! Oh, ikaw perfect. Nga, ikaw nga. Pakita mo si chef. Oh. Ganyan, oh. Yun! Ano naman yun i-forma mo? Ano naman yan? Ito, masarap ka, Jamie. Ano naman yun i-forma mo? Oh, yan. Ganda, diba? Pahaba. Masarap pala mag-assist kay chef ng mga ganito, no? Oo naman. Eh, pag ayaw kakwentuhan, eh, talagang masaya. Oh, bilot. Oh, yan, bilot. Ano gagawin nyo? Tapos pipiga-pigain nyo lang po yung dulo. Piga. Op. Ito na, op. Ako tagahiwa. Yan, op. Oh, ganda, op. Oh. Sandali, makalat, ha? Binilot mo, sabog. Ipiprito to, chef! Imbis na iprito, ang gagawin natin, ibibake natin siya sa oven. Ibibake? Depende sa temperature ng oven. So, tatansahin na lang natin. More or less siguro mga 15 to 30 minutes. Ganun yung tagal niya. Pero, 4 color lang din. Kung naman to, extra step na hindi naman kailangan. Optional, kumbaga. Igwash. Yes, sir. Ayan, no? Binate. Ang galing ni chef sa mga ganyan, ano? Magaling si chef mo pati ng itlog, ah. Sanay eh. Expert ka sa pagbabad ng itlog, no? Ikaw ba? Kanina sa food fair, ipinagmamalaki ng isang bazarista ang kanilang produkto na wala pa raw katulad dito sa Pilipinas. Yung need ngayon ko lang po nakita na may gumagawa sa Pilipinas. Actually, sir, tayo po una at may isang gumagawa ng mead. Ang mead? My man. Kaya pala eh. Ano pong difference ng mead sa typical na alcoholic beverage? Sir, honey ang ginamit natin. Okay. Ang sa alcohol, winemaking kasi they usually use sugar. Oo. Tayo honey ginamit. Siyempre, oo. Tapos gaano po katagal ang fermentation? Sir. Matagal sir, baka 2 months ang fermentation. Ang matagal is yung aging ko niya. Okay. So bago natin ilabas sa market, mga 2 years in age pa. Wow! Pwedeng ka malagay ng cinnamon, ano yung parang pako? Cloves. Meron din to, ano? Yes, sir. Alam ni chef yan. Oo, yung amoy kasi. Para ipagdiwang ang kanilang malaking kontribusyon sa food industry, isipan kong ipareha ang kanilang mead sa ating everlasting turon. Ito yung mead na tinatawag. Mead po kasi is honey wine, literal. Re-reduce lang natin, gagawin natin sa siyang sauce. Pero syempre, mead. So merong high yan tsaka low. Ayan na. Yun. Shot yan? Shot, yes, shot. Sir. Yun. Shot mo no, pare! Alright. O yan, shot. Parang sake lang, ano? Sake. Tamis ah, pero may guhit ano? Hop. Alak ba to? Parang wala naman tama. Kaya yan, walang problem. Parang wala naman siyang tama eh. Hindi naman nila kakalasing eh. Yan na. Kaya pinainit na ni siya. Sarap ah. Re-reduce natin. Mid. Para lang din mawala yung alcohol content. Siyempre mahirap naman, baka susuray-suray tayo. Ay. Layo na nga natin to, baka tagayan pa tayo ni Chef ulit. Hindi ko na. Gusto pa sana namin ng round 2, kaso naubos na yung baon naming alak. Kaya nag-party-party na lang kami. Yeah, bro! What's up? Yeah, I'm from Quezon City. Where are you from? Hey, what's your number? Yeah. 72. Wait, we get out of this place because it's so noisy. I know, right? We can go to my hub. Hey, you look at
Anong madalas nyo lutuin, ma'am, pag may mga leftover na lechon? Paksiw. Ha! Sige, cha-challenge ko yung sarili ko na gawa ng ibang recipe yung masarap nyong lechon, ha? Dito sa Farm to Table, marami na nga tayong iba't ibang farms na nabisita kung saan nakapagluto tayo ng lechon. Nice! Manto na yung balat. Solid na eh. Dito sa susunod nating putahe, tuturuan ko kayo ng isang diskarte kapag naparamay ang tirang lechon sa inyong handaan. Lechon naman yung bida sa next dish natin. Masarap na yan, assess, ha? Masarap na yan, assess. And kadalasan, pag may mga leftovers tayo, eh, lechong paksiyo ang kinalalabasan. Bibigyan ko lang kayo ng ibang take. Awa tayo. Lechon kare-kare. So I have here some onions. And yung parang pinaka-garnish lang din natin, maghahabol lang tayo ng green bell pepper. Since garnish natin yung green bell peppers, unahin ko muna siyang i-sweat doon sa ating oil tsaka pan. So kapag nailipat na natin yung aroma, yung lasa ng ating bell peppers doon sa mantika, itatabi lang natin siya. Then, sunodin natin yung ating sibuyas at yung ating luya. Sunod nating ihahalo ang atsweti powder at gata. Since kumukulo na yung ating gata, pwede na nating ilagay yung isa sa mga na-source natin na ingredients dito sa fair, yung kanilang mushroom. Season na rin natin ng konting soy sauce. So ready na yung ating gata. Luto na rin yung ating mushrooms. Pwede na nating itos yung ating lechon. At saka yung isa sa mga produkto nila dito, veggie isaw. So ito, wala itong karne. Gawa ito sa soybean products. So pwedeng-pwede. So para siyang typical na barbecue. Lagyan na natin yung ating lechon. And yung ating veggie isaw. Yung ating peanut butter. Then finally, yung ating bell peppers. Pakuluan lang natin ito siguro about 2 minutes. Pwede na tayo mag-serve. Bahagi na nga ng kulturang Pinoy ang pagkakaroon ng pamilihang bayan. Sa katunayan, sa bawat probinsya na pinupuntahan namin, hindi namin pinalalampas ang pagkakataon na mamili sa palengke. Sa mga ganitong pamilihan, nakukuha natin ang farm-to-table experience. Pag laking Taal Lake, yun yung Maliputo. So pag galing dagat, Nalakitok. Ay, yung balat sana! Sound check. Pasado? Panalo ako eh. Ganyan din ang mga food fair. At ngayong araw, nandito sa Eastwood ang mga tagapateros dala ang kanilang numero unong produkto. Ano po yung luto ng balut na yan? Balut teriyaki. Balut teriyaki! Ba't kinukuha mo yung boto? Hoy! Balut! Balut talaga. Masarap! Sarap! Ang hindi alam ni John at Pekto,
Balut ang napili kong secret ingredient sa isang dish na ipapatikim ko sa kanila mamaya. Parte na ng kultura natin to. May ilan-ilan sa atin na hindi pa rin talaga kayang kumain ng balut. So as a culinary artist, trabaho natin na reinvent yung ingredient para mas ma-serve natin sa mas marami kasi sayang naman yung sarap na meron siya. So for this, gagawa tayo ng balut mousse. We'll serve it sa terrine. Gagawa tayo ng balut terrine. So what we're using here is yung tinatawag nilang balut sa puti. Ito yung kadalasang mas maliliit yung tinatawag nating bato o yung mas matitigas na part ng balut. Pag sinabing terrine, normally refers doon sa cooking vessel. But for this, pwede mo rin siyang i-refer as something na isa-serve mo as appetizer, and yun nga, na-molde rin siya. So basically, we're just gonna break down yung ating balut. Prepare ko naman yung ating pinaka-binder, yung ating gelatin. Pag gagamit ka ng gelatin, you have to bloom it. Parang ina-activate mo siya. So ito yung ating warm stock. Pwede rin kayong gumamit ng water or milk. Lagay lang natin siya dyan. Basically, para tong yeast na binababad mo muna doon ng, sa liquid, para lang mas madali siyang ma-activate, mas madali siyang ma-spread doon sa ating mixture later. So ito na yung ating balut. Lagay lang natin sa ating container. Then lalagyan naman natin yung ating cream cheese. Konting oyster sauce. And then we'll just add in some of our bloomed gelatin. So pupuree lang natin to using our hand blender. So what we're doing here is we're basically incorporating all the ingredients. And yun nga, without our gelatin, you could also use yung mga beef stock, yung mga na-reduce na, yung sobrang lapot. Pwede mo siyang gawin as parang binding agent. And kung wala man kayong balut or gusto nyo yung experiment yung technique na to with any other proteins, you could definitely use this for fish, chicken. And then you can, yun nga, maganda kasi dito is it gives you the flexibility to explore other types of presentation. Maganda rin dito, most importantly for this dish, is sobrang na-preserve yung lasa ng balut. So ito na yung ating molde. Cover lang natin to, papaset natin sa fridge, pwede na tayo mag-serve. Bago natin i-serve yung ating balut terrine, ito muna, papakita ko muna sa inyo yung soybean curd na gagamitin natin parang pinaka-chip na paglalagyan natin ng ating terrine. So basically, bean curd sheets, napakatrabaho nito. So yung soya milk, paiinitan, parang pag nakakita kayo ng gatas na initan, tapos hinayaan mo siyang bumaba yung temperature, makikita mo may parang manipis na film na namumuo sa taas. So, iniisa-isa nila to. And ito kadalasan ginagamit to sa hikyam and other dishes. Ngayon, ipapartner natin siya dun sa ating balut terrine. So, we're just gonna heat up our pan. Pag gagawin niyo itong recipe na to sa bahay tapos gagamit din kayo ng soybean curd, yan, matataka kayo parang paanong mangyayaring titigas yan. So malambot siya sa umpisa, pero as it cools down habang nahahanginan, doon natin nakukuha yung gantong consistency. Check muna natin yung ating soybean curd na pinirito. Sound check. Pwede. Pwede.
Yan! Three-course meal to eh. Okay. Isa natin ang appetizer natin. Appetizer? Chef, ano to? Secret. Tikman niyo muna. Secret? Secret, chef. Sandali, chef. Ah. Bon appetit! Mm. Ang kalat mong kumain, ba't man? Mmm. Oh. Mmm! May hula na agad. Chef! Parang ano siya? As far as I'm concerned. Uy, easy lang. Ang nalalasahan ko yung ano, yung... Ongkan? Oh, lemon zest, yeah. Lemon zest. Nalasahan mo ba yon? Yeah, for further ado. Chef, ano to? Ano to? Hasaan? Hasaan ng kutsil? Pinurog na hasaan? Hasaan yan? Ano? Brick. Chef, ano yan? Chef, ano yan? Wala akong alam sa ganyan, chef. Pero ito, bacon? Kung yan, soya bean curd. Soya bean curd. Pero, ito yung dapat. Pero ito. Ito yung mahulaan. Ano to? Paso? Cheese. Bago ko sabihin kina Pekto at John, mahulaan din kaya ng mga bisita ko sa pop-up kitchen ang secret ingredient natin? Ano siya? Parang ano? Parang? Parang fish na something. Fish, okay. Fish? Ano pa kaya? Kaya ba yung kulay niya eh. Yeah? Or medyo clueless ka ako. Wala kasi siyang lansa ng fish. Oh, okay. Nakabalot. Ah. Ayun, nakabalot. Parang may naalala po na lasa ako kumakain po ako ng salad. Yung salad. Okay. Ayun, yun sa akin. Ikaw ma'am, anong hulam? May something milky. Milky. May cheese yan. Masarap? Masarap. Ano yan? Ano yung palaman? Ano sa tingin mo yan? Biscuit na may along. Pagmamahal. Pagmamahal, siyempre. Masarap pero wala akong gula. Liver spread ba? Bago sa malasa. Parang liver spread. Okay. Bago yung lasa. Yung lemon sauce lang yung pilit makapot. Mm. Bagay siya dyan. Pero parang may meat siya na texture. Okay. Parang... Kasi bago na sa panlasa. Pero sirap eh. Okay, so sirid. Balut. Ay! Balut? Balut? Balut! Sarap ha? Yun oh. Parang yun yung nireduce nating halong. Sarap yan, chef. Alam mo, chef, ngayon lang makakain ng ganito. Madalas kasi sa bahay, puro ham. Oh, ham? Chinese ham? Hindi, ham. Anong ham? Hampas mo yung talong sa bagoong. Baka sarap yun, ha? Oh. Sarap yun! Sarap yun! Ham! Tikman na natin. Ito yung binalot-balot natin kanina. Oo nga. Hirapan nga yan. Hirapan natin ito. Okay. Kapadoodle! Sarap nitong... Masarap pala itong puff pag naluto. Sarap. Kaya mo, ma. Chef, madali lang itong gawin, tsaka masarap. Ay, masarap to. Ito na ba yun, chef? Yes, sir. Kare-kareng lechon. Try natin yan. Try natin to. Ito naman, kare-kareng lechon. So, ito yun naman, yung papartner natin dun sa ating lechon kare-kare. Ang? Putong pulo. Putong pulo? Yes. Saan galing yung putong pulo, chef? Hindi put. Kung hindi ako nagkakamali, ah, Malabon ang putong pulo. Malabon? Parang putong puti eh. Samantala, mukhang patok na patok din sa mallgoers ng Eastwood ang everlasting turo natin. Parang hindi ko mahirapan. Kung gusto mong magluto, magbalot, andito lang kami. Pwede. Anytime. Gusto ko yan. Gusto ko, yung, ba kayo, gusto ko yung live na nanghuli tayong manok, nanghuli tayong baboy, ganun. Yan. Laban ako dyan.